Isang mapagpala at masayang araw sa lahat. Narito na naman tayo sa isang espesyal na umaga na punong-puno ng kaalaman at mga aral na ating magagamit sa araw-araw. Bago tayo magsimula, ay pakihanda muna ang mga kagamitang ating kakailanganin. Tulad ng ESP Learning Pocket, panulat, sagutang papel o kwaderno, tenga sa pakikinig, isip para sa pag-unawa at puso para pahalagahan ang araling ating matututunan sa oras na ito. Natatandaan niyo pa ba ang araling ating napag-aralan noong nakaraan? Magaling! Subukin nga natin ang inyong natutunan sa pamamagitan ng gawaing ito. Panuto, i-heart react kung ito ay tumutukoy sa nakaraang aralin at thumbs down naman kung hindi. Unang tanong, pakikipagkaibigan. Ang tamang sagot ay heart react. Tandaan na ayon sa Webster's Dictionary, ang pagkakaibigan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal o affection at pagpapahalaga o esteem. Ikalawang tanong, Confucius. Kasama ba si Confucius sa ating napag-aralan noong nakaraang linggo? Ang tamang sagot ay thumbs down. Para sa ikatlong tanong, Aristotle. Tamang sagot ay heart react. Si Aristotle ay isang Griyegong pilosopo na nagbigay kabuluhan sa pakikipagkaibigan. At sa kanya rin nagmula ang tatlong uri ng pagkakaibigan. Pang-apat, anim na uri ng pagkakaibigan. Tamang sagot ay thumbs down. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ang pre-nopose ni Aristotle ay tatlong uri ng pagkakaibigan. Panglima, pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan. Ang tamang sagot ay heart react. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay nabubuo batay sa pagkagusto o admiration at paggalang sa isa't isa. Hindi ito madaling mabuo at nangangailangan ito ng mas mahabang panahon. Mahusay mga mag-aaral na ipakita ninyo ang inyong tutunan sa nakalipas na aralin. Ating ipagpatuloy ang aralin 6, ang pakikipagkaibigan. Part 2. Ano nga ba ang inaasahang malilinang sa atin sa oras na ito? Una, nahihinuha na ang pakikipagkaibigan ay nakatutulong sa paghubog ng matatag na pagkakakilanlan at pakikisalamuha sa lipunan. Pangalawa, maraming kabutihang naidudulot ang pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan. Ang pagpapaunawa
paunlad ng pagkatao at pakikipagkapwa at pagtatamo ng mapayapang lipunan o pamayanan. Ikatlo, ang pagpapatawad ay palatandaan ng pakikipagkaibigang batay sa kabutihan at pagmamahal. Nakatutulong ito sa pagtamo ng integrasyong pansarili at pagpapaunlad ng pakikipagkapwa. Pang-apat, na isasagawa ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang pakikipagkaibigan. Ang halimbawa nito ay ang pagpapatawad. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, atin munang sagutin ang aktibidad na pinamagatang The Missing Piece. Panuto. Punan ang mga patlang ng nawawalang letra upang mabuo ang tinutukoy na salita. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Una, ano kaya ang nawawalang letra sa salitang ito? Ang tamang sagot ay letrang P at letrang A para mabuo ang salitang empathy. Pangalawa, ang tamang sagot ay letrang R at E para mabuo ang salitang presensya. Tumpak. Ikatlo, ang tamang sagot ay letrang O, E at letter A para mabuo ang salitang confidentiality. Mahusay, mga bata. Pang-apat, ang tamang sagot ay letrang P at letrang G para mabuo ang salitang pag-aalaga. Magaling! At para sa huling bilang, ang tamang sagot ay letrang L at O para mabuo ang salitang loyalty. Mahusay, mga mag-aaral. Salamat sa inyong pagsagot. Ano ba ang mga salitang ating nabuo? Una ay ang salitang empathy. Pangalawa, ang salitang presensya. Pangatlo, ang salitang confidentiality. Pang-apat, ang salitang pag-aalaga. At ang panglima ay ang salitang loyalty. Samahan niyo akong alamin kung ano ang kaugnayan ng mga salitang ito sa ating aralin. Malalim na tinalakay sa dalawang ito ang halaga ng pagkakaibigan at benepisyong makukuha mula rito. Ngayon naman ay ating alamin ang tungkol sa mga sangkap ng pagkakaibigan. Napaisip ba kayo kung minsan kung ano ba talaga ang pangunahing sangkap sa pagkakaibigan? Ano ba talaga ang kinakailangan upang mapagtagumpayan ng isang tao ang pagbuo ng pagkakaibigan? Ating basahin ang sumusunod hango sa aklat ni James at Savory na pinamagatang The Heart of Friendship.
unang sangkap ay ang presensya. Ang pagkakaibigan ay lumalago dahil sa presensya ng isa't isa. Kailangan ng sapat na panahon na magkasama ng pisikal ang bawat isa. Iba ang kasiyahan na nararamdaman kapag alam mo na ang iyong kaibigan ay palaging nariyan, lalo na sa mga panahon na kailangan mo siya. Ikalawa, ang paggawa ng mga bagay ng magkasama. Maraming pagkakaibigan ang nagsimula sa pagitan ng mga taong naglalaro o gumagawa ng magkasama. Ang paggawa ng bagay ng magkasama ay daan din upang magkaroon ng oras ang magkaibigan para sa isa't isa. Pangatlo, ang pag-aalaga. Sa pagitan ng magkakaibigan, ang pag-aalaga ay nangangahulugang pagtulong sa kanyang kaibigan sa kanyang pag-unlad o paglago. Ang pag-aalaga ay proseso ng pagtulong sa kaibigan na siya ay lumago at makamit ang kanyang kaganapan. At hindi upang sanayin siya na maging isang palaasang individual. Pang-apat, ang katapatan. Ang katapatan sa pagkakaibigan ay hindi nangangahulugan ng ganap na pagbubukas ng sarili sa kaibigan. Ang katapatan ay hindi nararapat na sumasalungat sa pagiging pribado ng buhay ng isang tao. Ang matapat na pagkakaibigan ay may pahintulot na masabi sa isa't isa ang kanilang tunay na niloloob upang maiwasang mabigyan ito ng hindi magandang kahulugan. Panglima, ang kakayahang mag-alaga ng lihim o confidentiality at pagiging tapat o loyalty. Ang isang tunay na kaibigan ay nakahandang ingatan ang lihim. Mahalaga ito upang makuha ang tiwala ng isang kaibigan. Tunay na iingatan ng isang tao ang kaibigang may pagtitimpi na ihibahagi sa kapwa ang mga bagay na alam niyang dapat manatili lamang sa kanya dahil siya ay pinagkakatiwalaan. Ang pang-anim, ang pag-unawa sa nilalaman ng isip at damdamin ng iba o sa Ingles ay empathy. Ang pag-unawa ay nangangahulugang paglagay ng sarili sa sitwasyong kinalalagyan ng kaibigan. Ito ay nangangailangan ng malinaw na komunikasyon o ugnayan. Mas madaling maunawaan ang isang tao kung iaalay mo o ilalagay mo ang iyong sarili sa kanyang katayuan. Ang pagbuo ng pagkakaibigan ay hindi madaling proseso. Maraming mga pagsubok ang daraanan. Meron pang isang mahalagang sangkap ang kinakailangan upang ganap na makamit ang tunay at wagas na pagkakaibigan. At ito ay ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad bilang batayan ng kabutihan at pagmamahal.
Minsan, kahit iniingatan ang magandang ugnayan ng pagkakaibigan, dumarating tayo sa punto ng hindi pagkakaunawaan. Sumasang-ayon ba kayo rito? Sabi nga ni George Washington, ang tunay na pagkakaibigan ay dumadaan muna sa ilang matitinding pagsubok bago ito ganap na malinang sa mas malalim na antas ng pakikipag-ugnayan. Hindi nga natin makikilala ng lubos ang mga kaibigan kung hindi natin mararanasan ang ilang krisis kaugnay sa pakikipag-kaibigan. Lahat ng tao ay nagkakamali. Ang paghingi ng kapatawaran ay hindi isang kahinaan, kundi kalakasan ng isang tao. Kailangan ang lakas ng loob sa pag-amin ng ating kamalian. Ang mabuting pagkakaibigan ay marunong tumanggap sa katotohanan, handang ipakita ang kababaang loob at higit sa lahat, marunong umanawa at magpatawad. Kamusta mga mag-aaral? Nakarelate ba kayo sa ating aralin sa araw na ito? Naalala niyo ba ang inyong mga kaibigan? Magaling kung ganon. Tayahin natin ang inyong natutunan sa ating aralin. Panuto, isulat ang letrang P kung nagpapakita ito ng tunay na pakikipagkaibigan at letrang H at P kapag ito naman ay hindi nagpapakita ng pagkakaibigan. Unang tanong, ang pakikipagkaibigan ay siyang nagpapasya sa iyo sa lahat ng oras. Ang tamang sagot ay HP. Ikalawang tanong, ang pagkakaibigan ay nakatutulong sa paglago ng bawat isa. Ang tamang sagot ay letrang P. Para sa ikatlong tanong, laging pighati ang naidudulot ng isang kaibigan sa buhay. Ang tamang sagot ay letrang HP. Mahusay! Para sa ikaapat na tanong, ang pakikipagkaibigan ay isang kapangyarihang ugnayan na nakapagdudulot ng positibong makatotohanan at matibay na pundasyon ng ating pagkakakilanlan at pagkatao. Ang tamang sagot ay letrang P. Magaling mga bata. Para sa panghuling tanong, ang tunay na pagkakaibigan ay dumadaan muna sa ilang matinding pagsubok bago ito ganap na malinang sa malalim na antas ng pakikipag-ugnayan. Ang tamang sagot ay letrang P. Napakahusay mga mag-aaral. Binabati ko kayo dahil naipakita nyo sa pamamagitan ng inyong pagsagot na kayo ay may natutunan sa ating aralin. Para sa inyong takdang aralin, sagutan ang
pahina 20 ng ESP8 Learning Packet. Anong parte ba ang sasagutan? Sagutan ang pagninilay. Nakikita nyo ba ang halimbawa? Ito ang inyong sasagutan sa inyong ESP8 Learning Packet. Habang tayo ay nasa kanya-kanyang tahanan, tumulong tayo sa ating mga magulang sa pagluluto. Pumili ka ng pinakapaborito mong luto ng iyong magulang at ihambing ang mga sangkap nito sa pakikipagkaibigan. Bibigyan natin ito ng title na The Heart of Friendship. Halimbawa, adobo. Ang toyo, ito ay maihahambing ko sa alat ng aming pagkakaibigan. Sapagkat kahit anong pagsubok man ang aming dinanas, ang katapatan namin sa isa't isa ay hindi maglalaho. Ang lahat ng sangkap sa pagkakaibigan ay kinakailangan para sa isang matatag na samahan. So nakita niyo na no, ang ating halimbawa o ang inyong sasagutan sa ESP8 Learning Packet. Tandaan na ang pinakamahalagang sangkap upang ganap na mabuo ang matibay at wagas na samahan ay ang pagpapatawad. Sabi nga sa Proverbs chapter 17 verse 9 ng New Living Translation, love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separates close friends. Ang pag-ibig ay umuunlad kapag ang isang kasalanan ay pinatawad. Ngunit ang pagsasaalang-alang dito ay nakapaghihiwalay sa isang matalik na magkaibigan. Huwag nating hayaang masira ang isang matibay na samahan dahil lang sa kasalanang hindi natin malilimutan. Pero hindi ibig sabihin na paulit-ulit tayong magkasala. Matuto tayong tumanggap ng ating pagkakamali, magpakumbaba at syempre ang magpatawad. Muli, ako si Binibining Rubelin E. Gabriel ng Disciplina Village Big Nine National High School na bumabati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa lahat. Ipagdiwang natin ang masayang araw na ito ng ligtas at punong-puno ng pasasalamat sa may kapal. God bless at mag-iingat ang lahat.